Okay, yan. Nabasa nyo yung title. Nanghinayang ako, balik to. Pero hindi ko kasi matest. Tulad nga ng nakaraang video. Walang binigay na software. Well, sinabi nung seller is bibigay daw natin sa kanya sa Monday. Pero that time, tapos na or nag-lapse na yung window. Kasi sa Shopee, kaya mo ko napansin nyo, sa Shopee, pag dumating sa inyo, merong option doon to extend yung parang matetesting nyo yung product kung okay or hindi. Tapos, yung dumating sa atin to, hindi naman natin nabuksan agad. Tapos, in-extend ko nga, dahil nga para matesting natin and all. Sinasabi kasi ng seller sa Monday daw niya papadala, pero siguro lumipas, kailan ko ba huling na video, parang 3 days, 4 days na yata. Hindi niya pa rin napapadala sa akin yung software. So, nandito na nga tayo. Hindi natin na matetesting, pero, or I mean, hindi natin matetesting yung software. So, gagawin ko na lang is testing na lang natin itong keyboard na walang software. So, out of the box again, sayang. Ganda nito. Pero, ano gagawin natin? Ayaw. wala tayong makitang software. So, lipat na tayo sa PC para matesting natin yung NKRO and siya and all. Pero yun nga, bukas babalik ko na to, papadala ko sa JTNT para mabalik. Pero sayang. Anyway, so testing muna natin bago natin balik. Okay. Baka magbago isip natin kasi yan, pansin niyo nag-download tayo kasi nung una natin hinanap wala talaga akong nakita or mga hindi ko masyado nabigyan ng time. Anyway, so ito na nga yung na-download natin. Tatlo yan. So, papapansin nyo. Una ko na-download is galing direkta dito sa WattGeek. Pero, hindi ko sure. Hindi ko nire-recommend. Pero kasi, ayun nga, KZ, K75. Tsaka, isa pa, K75, hindi K75 Pro. So, dito ko na-download yung isa. Yan, Windows. Pero kung mapapansin nyo, yung link sa baba, ayan, hindi masyado kita pero nakalagay naman dyan is delivery.shopify apps. Diba? So, medyo red flag kung pupuntahan nyo dito at pag-click nyo yan. Ayan, no? Medyo duda ako kaya hindi natin in-open. Anyway, so yan yung isa natin na download. And then, pangalawa, mapapansin nyo, lagi nag-link, nag-load, ayan, pag nirefresh natin, walang nangyayari dyan. Pero, meron ako nakuwang direct link, nasan na yon? Nasan? Ayan. So, nakapunta ako rekta dito sa downloads nila. Pagka-click nyo ng menu, or pwede nyo nang type diretso, n.kzzi.com/download/1. Pagpunta nyo dyan, meron siyang driver, tsaka firmware. So, nag-download na tayo parehas at ito yung nakuha natin. So, yan yung driver. Ito yung firmware. Ewan ko kung napapansin nyo sa logo, pero yan yun. Okay, so going back, ito yun, K75 Pro. Ito yung hinahanap natin. Pero again, hindi ko sure kung ito yung legit na website kasi nga, nagsa-search na lang ako ngayon dahil hindi nagre-reply yung seller. So, hindi siya recommended, pero again, yan yung try natin. Tapos ito pa yung firmware niyan. So, yan. The testing nila natin. Ito, nababaliw nga. Yun. Parang ganito yung salang to, di ba? Hindi naglo-load. So, siguro may times na naglo-load siya. At ito na yung ibang pag pinagsa-search natin at kuklose na natin yan. So, tatry natin mag-i-install ngayon. At may kumakanta pa doon ng nothing's gonna change my love for you. So, wait. Nasaan na yun? So, close natin yan. Close. Hindi. Balik lang tayo doon sa pinag-download. Nawala. /download. /1. Okay. So, yan. Napansin nyo. Nandyan tayo sa... Okay. So, again, ito yung isang link. So, WattGeek yan. WattGeek is legit website naman. Kita nyo naman secured yung site. Pero then again, iba kasi yung itsura ng software nila. So, baka kung ano man nakalagay. Kahit itong link na to, hindi ko rin naman mapagkakatiwalaan pero te-testing na natin. Kung hindi kayo marunong magtanggal ng kung ano-ano na-install sa computer nyo, huwag nyo na lang install. Pero te-testing natin. Before tayo pumunta doon sa software niya,
Hindi, sige, install na natin. Oops. Ayan, install na natin. Run natin. Tapos mabirus tayo, no? Install, install, install. Wala akong pakialam sa'yo, virus. Install natin, testing natin. Okay, so naka-wired tayo ngayon kasi nga hindi gagana yan pag naka-wireless. Okay, so hindi siya virus. So, ito yung mangyayari sa software niya. Hindi ko sure kung ito yung official, pero yung nakuha naman, nakita nyo naman recta sa site. So, may profile 1, profile 2, which is normal. Pwede nyo rin i-map. Try natin. Kaya yung escape. Or siguro ito na lang Q. Gagawin natin A. Okay, so nagre-remap. Pero babalik natin sa Q dahil magte-testing tayo. Okay, balik tayo. Balik. Sorry. Nag-remap ba? Q. Okay. So, hindi nag... Binalik lang natin. Tapos, meron yung F1, F2, at saka yung top. So, yun. Yun yung macros niya. Ay, sorry. Yun yung FN layer niya. And then, yun yung macros. Pwede ka ulit mag-set. Typical na software. Actually, halos pare-pares lang sila. Ito, medyo kakaiba yung itsura niya. Kasi, wala lang. Iba yung kulay niya. Kulay blue siya. Check natin ito. Ito yung keyboard kung magpapalit. Testing natin. Okay, so nasunod naman. Ayun oh. Hindi pa kasi nakaset yung ano ko, pero yan, nasunod naman. Nakabalik lang na sa Neon Stream, pero yun. So nako-control niya naman at yung last sa sound, sa lights ba to? Okay. Wala eh, default lang eh, no? Wala masyadong kaik-ikan, wala masyadong paano. May software. Ito nga, may Recta firmware update. Try natin. No update. Okay. Eh, di wala. Anyway, so close na natin yan. So, yun yung isang dahilan. Dapat babalik na natin pero nakahanap tayo, which is good. Okay. So, testing na natin. Sa keyboard testing, punta muna tayo keyboard tester. Ito, usually ginagamit ko lang naman to pag nagpapalit ako ng switch, pero testing na rin natin. So, gumagana yun. Natesting ko na rin naman to. Okay. So, okay na tayo dyan. Close na natin. So, again, ito yung site. Close na natin tong isang site. Mukhang virus pa yan. Tapos, punta na tayo dito sa NKR. Kung NKRO siya, NKR ko dapat siya dahil yung presyo niya pang NKRO. O, yan. So, nakita niyo naman. Okay. So, NKRO yan. Hindi ko pa ulit na setup kasi nga originally babalik ko na dapat to, pero nakahanap tayo ng pampalit ay ng software. Pero anyway, so yan yun, yung latency test, naka-wired tayo. Log button mga atis 2 4 and 4 and 2. So halos lahat naman pare-pares, halos lahat naman ng keyboard, kahit wireless minsan umabot rin ng ganyan. So okay na tayo dyan. So yan yung latency test, and then last is siyempre, keyboard typing speed, check natin. Kung magaling ba tayo mag-type sa keyboard na to. Capsule, naka-capsule account pa pala. Okay. Ayaw mag-refresh. Okay, game. Pwede na. May malambot kasi yung ano niya. Sinisipa yung keyboard tayo. Hindi, pero ano, maganda yung typing feels niya. Isa pa, testing. Isa pa, last. Sorry. Medyo hindi ako convinced na... Wait, unat lang tayo ng daliri ng onte. Game. Refresh. Ooh! Na-double space. So wala, sorry.
Anyway. So, yun na yun. Pero, feeling ko naririnig nyo naman yung tunog. Solid naman yung tunog niya. Pero, yun na nga. Yun lang isang issue, software. So, I doubt na magkaka-update pa to. Kung meron man at kung masira man yung software, hindi mo pwedeng i-map unless pwede kang mag-map using a different, like a third-party software and all. Ayun. So, yun na yun. Kung bibilin mo to, tulad pa rin ang sinabi ko dati, I'll stick to that na wala siyang driver, so I don't think na magkaka-support siya. Pero sana kung meron. Pero kasi check nyo yung site, di secured yun. Di secured yung site, not secured. Oh, di ba? Anyway, pero yun nga, kung yun, pagandahan lang naman ng keyboard, well, balik tayo dun. Balik na lang tayo dun sa kabilang ano. Balik tayo. Okay, so yun na nga. Munti ka ba natin nabalik? Pero still mag-stick pa rin ako doon sa sinabi ko nung una natin or una natin nakuha to or na buksan natin. May dumi. Maganda yung keyboard pero to kasi for battery purposes lang talaga yan. Ito medyo gimmick na lang pang pang-toggle. Pero kung gusto mo out of the box, it's working naman. Gumagana siya and all. Wala tayong problema. Nakita niya naman na testing natin. Yung software niya hindi ganun ka meh, pwede na. Kaya kung kukunin nyo to sa full price, hindi masyado sulit para sa akin. So, siguro antay kayo ng sale, lalo na ito, may paparating na 99. Hindi ko alam kung gano'n lalabas to, pero sana umabot. So, nakuha natin to ng mas mababa doon, parang 3.7, 3, parang gano'n, 3.9 yata. Basta naglalaro ng gano'n. Nakalist ako ng 1,200 less, parang gano'n. Kaya, anyway, so yun. Ayun na yun. Maganda yung keyboard, pero for its full pricing, hindi masyado dahil nakita nyo naman, di ba, yung software, hindi. Kaya siguro yung seller, nahihirapan din maghanap. Anyway, so, dahil nga meron na tayo nakuha ng software, so pwede ko lagay ito sa rack at hindi na natin ibabalik. Anyway, so yun na nga, dito na natin tatapusin. Kung papalitan natin yung switch, hindi siguro. Kasi meron na nga umaawit dito sa keyboard na to. Pero hindi pa natin, anyway, so and sa susunod na yun. So, dito na natin tatapusin. Again, ito yung KZ Lunes na tayo. KZZI or KZ K75K Pro. Ayan, oh, K Pro. Oops, di masyado kita. Yan, KZ K75 Pro. Yun. So, may ibang variant nga yun. Ibang klase. So, di ko alam kung may nakita ko. Pero, yun na. May iba pa to. Yung ito yung parang mas bago yata, di ko sure kung ano, pero yun. Ang pangit ng software, ganun lang pala yung hype. Anyway, so yun na nga, dito na natin tatapusin. Bye bye, babu.